Hello everyone! Ngayon magluluto tayo ng masarap at healthy na hotpot shabu-shabu. Okay, ang lahat ng mga ingredients nito ay makikita natin sa grocery. Pero kung may time ka rin lang naman at gusto mong mas makatipid ka palalo, available ang mga ito sa wet market, sa palengke. Ako, namili lang ako sa Suki Market kasi yan yung malapit sa akin, madali kong puntahan, malinis, tapos affordable ang mga presyo ng mga seafood na mga pagkain doon, okay? So bago ka magpunta at mamili ng mga ingredients mo, make it sure na dala mo ang iyong listahan para siguradong wala kang makakalimutan na ingredients na bibilhin. Okay, sige, check this out kung magkano lang ang ginastos ko para dito. Nako, napaka-affordable, parang budget meal in terms of costing, pero bonggang-bonggang meal siya sa katotohanan. Ay, ang saya-saya dito. Okay, let's go! Eto, napakadali itong i-prepare. Kahit yung hindi marunong magluto, kayang-kaya niyang i-prepare ito kasi lagay ka lang ng lagay ng mga sahog. Okay, una muna, kailangan nating magpakulo ng 6 cups of water or equivalent to 1.5 liters of water. It's very easy to prepare. And then budget-wise, napakamura pa. Ang niluluto natin is good for 4 to 5 people. So now, ilagay natin lahat yung laman ng isang pakete dito sa 6 cups of boiling water. Okay. Itong soup base natin na to, wala na tayong kailangang ilagay na additional na seasoning. Saktong-sakto talaga yung timpla niya. Yung isang pakete na yan for the 6 cups of water. Ayan, hugasan pa natin yung pakete para matanggal lahat ang laman niya. Okay? Ayan, haluin natin ng konti. Tapos takpan natin hanggang sa kumulo siya. Okay? Ayan, kumulo na siya. So, una nating ilalagay yung shrimps natin. So, kung ano yung ingredients natin na kailangan nating unahin na iluto, yun ang uunahin natin. And then, sunod-sunod na. Lagay na lang tayo ng lagay. Okay, so this time, we are doing shabu-shabu seafood soup base. Okay, and then takpan natin siya for 1 minute and then i-ready na natin yung mga susunod. Nung nag-grocery ako, napansin ko lang merong Taiwan fish ball. So, parang sabi ko, okay, subukan ko nga ito. So, yung ingredient natin ngayon for the fish ball is a Taiwan fish ball. So, unahin natin siyang ilagay and then isusunod na natin ang mga iba, okay? So, check natin later kung magkano yung nagastos natin dito. Sobrang affordable, okay? So yan, nalagay na natin ang ating Taiwan fish ball. Ilalagay na rin natin itong katsubushi. So guys, kung ang lulutuin mo is good for 8 packs, dodoblehin mo lang dalawang pakete ng soup base natin. And then, mag-a-add tayo ng times 2 natin, yung mga ingredients natin. Or you can even add some more ingredients as you would want to. So, ayan, kumukulo na siya. Pwede na rin natin ilagay ang ating crab balls. Yan. Cooking is fun kung talagang passion mo yung mag-cook. Nako, marami kang magagawa talaga sa kusina. And then, makakapag-budget ka ng maayos. Alam mo kung ano yung mga extenders na ilalagay mo, kung ano yung mga panlasa ng mga members ng family mo na kailangan mong ilagay. So, maraming flexibilities kung ikaw ang gagawa at home. The veggies naman natin, ang dami nating pwedeng ilagay. Pwede ng kangkong, pwede maglagay ng petchay, and pwede rin tayo maglagay ng enoki mushrooms. Ang sarap-sarap nun. It just so happened na hindi ako nakabili ng enoki mushrooms today. So, ayan, pagkakumulo na siya, pwede na nating ilagay ang ating vegetables. Ayan, kumulo na siya, pwede na nating ilagay ang ating vegetables. Itong veggies natin ito, isang tali lang pero ang dami na. Kung ganito rin i-prepare mo, naku, you are preparing a very healthy diet for your family. Ayan, we have shrimps, we have crab ball, we have fish ball, and then yung isa, yung katsubuchi. Yan. Ang dami natin pwedeng gawin dito. Ang dami natin pwede pang ilagay na extenders para mas lumasa pa.
pwede mo rin siyang kantahan para mas masarap pa yung luto mo. Takpan natin ng konti para mas madali siyang kumulo. Okay, pwede na nating ilagay ang ating gulay. Ito na yung veggies natin. Okay, unahin natin ito kasi ito yung meron siyang part na mas makapal yung stalks niya. So, isunod natin yung kanyang dahon later. So, ayan, malapit na siyang maluto. Ayan, depende kung anong veggies ang gusto ninyong ilagay. So, takman lang muna natin siya. Ayan, takpan lang natin ng sandaling-sandali lang para hindi naman hilaw ang kanyang stalks, and then isunod ang dahon niya. Dito pwede ka rin maglagay ng shells if you want to. Pwede ka rin maglagay ng crab sticks kung gusto mo yon. Pero based kasi doon sa budget na ginawa natin, eto yung kalalabasan niya. You can always do add-ons naman. Veggies o kaya additional na seafoods, pwede mong lagyan. Okay, para hindi siya ma-overcook, pwede na nating ilagay ang kanyang dahon para pagka kumulo na siya, tamang-tama lang, pareho na silang luto. Ready to eat na in a while! Yay! Eto, hindi lang ito pang good for 4 people, oh. This is too much for 4 people. Lalo na kung meron ka pang naka-prepare na ibang food sa table mo. Nako, this is too much for 4 people. Bundat na bundat ang kalalabasan dito. Ready to eat na in a while. Yummy! Eto, nakakatuwa. Ang nilagay ko lang na shrimps dito, talagang binilang ko. 12 pieces. Yan, para hindi masyadong mabundat ang mga people. Ay, nako. Okay, kumukulo na siya. Get ready, people. Get ready. Eto na ang ating home cook, shabu-shabu seafood hotpot. Next time, ibang soup base naman ang gagamitin natin at ibang ingredients din ang gagamitin natin. Okay? Para hindi mo overcook ang ating vegetables, yan, habang kumukulo na siya ng konti, pwede na natin siyang stop. And then, ready to eat na! So, once again, this is our seafood hot pot shabu-shabu. Okay, we are done na. Nakapagluto tayo ng good for 4 to 5 people. Napaka-affordable na ingredients. Healthy na siya. At napaka-easy to prepare pa. Anyone can do this at home. Okay, thank you for watching. Take a look. It's only 250 worth of ingredients. So that's all for now, mga besh. Kain na tayo. Maraming salamat sa panonood.